Alright, good day. Sa video na ito, we'll try to show you how to set up and use yung aming Wii U package, no? Ito yung 2021 na version namin ng Wii U guide. Okay? Usually ang mga packages natin ay may kasamang, syempre, sisimula tayo dito sa main unit. Okay? Ito yung main unit. So ito sa likod, andiyan yung power cord, power supply port, yung ating AV or multi-out video output, and then HDMI, and then sensor bar, and then yung dalawang USB slot. Sa front naman, nandiyan yung ating SD card, and then yung dalawang SD cards, dalawang USB slot. Okay. Meron din yan usually kasamang gamepad. Okay. Yung pinaka-power supply ng Wii U. Ito ay automatic voltage na. So, pwede siya sa 220 and 110 volts. And then, yung charger nung pinaka-gamepad or controller. So, ito ay automatic voltage na rin yan. So, 110 220 na siya. And then, ito yung isa sa mga pinaka-importanting part ng Wii U, no? Which is yung hard drive. So, ito yung hard drive natin. Okay, pwedeng ibang itsura, pero the concept or sa setup is almost similar. Okay, and then yung ating USB wire. So, usually importante dapat nakakabit yung SD card na included, no? So, nandyan yan, nakakabit. So, included na yan. So, setup na natin siya. So, first, una kong gustong ginagawa is, i-charge ko na yung gamepad. Okay? So, ito, yung other end niya, saksak mo lang sa power supply. Sa power, saksakan nyo, sa normal, saksakan. Then, kakabit ko siya dito sa taas. Okay, so iilaw siya. I think that's red or orange. So yan, tabi ko muna siya kasi habang nag-charge siya. Next, easy, kakabit ko na yung ating HDMI cable. Yan. Yung HDMI cable na yan, kakabit niya sa likod ng Wii U. Dito. Siyempre, pag nagkabit kayo ng HDMI cable, yung other end niyan, kakabit ko sa TV mo. Which is my case dito. So yung usually yung mga TV, merong mga HDMI 1, HDMI 2, no? So pag kinabit mo yung Wii U unit mo sa HDMI 1, dapat nakaset ka rin yung setup configuration mo sa HDMI 1. Okay? Para may lalabas na picture. Next, na gusto kong gawin is, kakabit ko na itong USB wire natin. Okay? So, kung makikita nyo, usually, merong gantong setup yan. May tatlong dulo yan. So, yung dalawang dulo, yan, merong isang makapal at merong isang nipis. So, dito yan kinakabit. Okay? Dalawa yan. Yung makapal na side, dito sa pinakababa. Okay? Then, pinaka sa ibabaw, yung manipis. Okay? So, ulitin ko lang yan para medyo mas firm siya. Importante yung maganda ang connection ng ating hard drive sa ating USB. And then next is yung ating sa hard drive na mismo. So yan, kinakapit lang yan. Okay? Dating ko ulit para mas firm. So yan. Usually, pinapatong lang dito yan, pero ang mas maganda is put it somewhere safe, yung hindi magalaw. Kasi, konting magalaw lang yan, hindi na maririg yung game. So, kailangan mo siyang i-on ulit. And then, last but not the least, hinuhuli ko talaga to. Yung power, no? So ito, itong end na to, kakabit ko na sa aking Wii. Ito yung yellow na connector sa likod, no? Hindi ko na kasi maangat kasi nakakabit na lahat. Then, yung other end is the power. So, pag everything is set up correctly. Okay, so paano siya i-set up? Una, kunin natin yung ating gamepad. Okay? And then, hindi natin siya pa-power dito, no? Dito natin siya pa-power. So, importante yan. So, i-press ko yung power dito ng once. So, magiging blue light ito. Lalabas yung mga icons sa screen. Okay? And then, kung makikita nyo, may mga icons yan, ano? Pipindutin ko itong color blue na to. Yung, yung internet browser. Okay? Kung makikita nyo, yung ating Wii unit is naging blue na rin yung light niya. Meaning, naka-on na siya. Pero naghihintay siya ng option dito sa ating gamepad. Okay? So, pipinitin ko yon. And then, lapag ko muna. Lalabas yung Nintendo logo. So, hintayin natin siya mag-boot up. Ito lang naman yung gagawin natin, no? Every time na i-on yung Wii U. Okay? So, lalabas yung browser. Wala tayong gagawin. Hintayin lang natin yan hanggang mag-change yung screen. Yan. So, nag-change na yung screen. Naging lumabas yung white. And then, yan, magpe-play na yung music. Then may lalabas na Wii U logo sa ilalim. After that, may lalabas ulit na isang icon. Yan. And then, lalabas yung isang logo. Yan, CFW Mocha. So, automatic na siya. Wala nang ibang gagawin. One time lang to gagawin every time na freshly on yung unit. Okay. So, after nyan, lalabas na yung mga games natin. So, yan. Meron tayong, ito yung mga sample na games. No? Mostly Wii U talaga to para mas ma-enjoy niyo yung power ng Wii U. Nandiyan na yung Breath of the Wild, Minecraft, Pokken, Mario Tennis, Bayonetta, Smash Brothers, yan, laging hinahanap yan. Tekken, actually, the Wii U has Tekken. And then, yung ating Mario Kart. Okay? So, karamihan ng games dito, kapag in-open mo siya, automatic na. Automatic na siya, wala ka nang gagawin. Pero, pag ang lalaroin mo is yung Mario Kart, yan, imbawa yan, Mario Kart. Meron tayong isang step na gagawin. So, open natin itong Homebrew Launcher. Yan. Pag nag-open to,
Okay, hahanapin nyo yung option na S-P-I-I-K, yan, speak. Yan, sa baba. I-click natin yan. Then, load. For, this is only for Mario Kart and some other games. Hindi ko abisado yung exact list, pero dito lang yung ginagawa. So, yan. Language, English, tapos region, Japan. Okay? Pag naset mo na siyang ganyan, press mo yung A. Again, gagawin lang ito for Mario Kart. The other games, hindi mo na kailangan gawin to. Yung Mario Kart kasi special siya eh. Mayroon kailangan special step na gagawin. The rest, diretso na. Pag nag-load yung Mocha, yung browser natin, then yung Mocha CFW, and lumabas to, okay na agad. So, for Mario Kart, dun lang siya ginagawa. Okay? So, tanda natin si Mario Kart. Hindi ko lang mapakita, no? Pero yung hard drive natin, actually, nagbiblink yan. So, yan. Lumabas na yung sinag ng araw. So, English ba ang laro? Maski Japan yung menu kanina? Yes, English ang laro. Okay? So, yun. So, kung gusto nyo palabasin sa TV nyo to, pwede rin. On ko lang yung TV ko. Yan. So, makita nyo, inon ko yung TV ko, andun na siya agad. Diba? Same yan. Kung ano yung nasa gamepad, yun din yung nasa TV. Okay? Pwede ko bandalin sa kabilang kwarto? Yes, pwede. Pero hindi siya ganun kalayo. Siyempre, kung ano lang yung communication between the gamepad and the Wii unit, yun lang yung ano siya. Yun lang yung aabot. Kung gusto mo magpalit ng game, press mo yung home. Yan, home. Tapos itong black button na to. Yan. So, depende sa game. Merong game na TV lang. May game na halo. So, depende sa game yan. Okay? So, ganun lang kasimple pag-operate ng Wii U. Kung gusto nyo mag-add ng game, madali lang din. Pwede ko kayong senda ng guide kung paano yun. Okay? So, yun lang. Yun nga pala, no? Siyempre, dahil ito ay jailbroken na Wii U, hindi siya mag-ooperate kagaya ng stock. Stock meaning yung hindi modified na Wii U. So, siyempre, iba ang experience. So, minsan, merong time na makikita nyo mabagal or randomly mag-freeze siya. Normal yan kasi nga, hindi naman ito, ano yun, hindi naman siya stock. So, siyempre, ang jailbreak, laging yan ang consequence yan. Merong mga ganun. Pero kapag ganun naman nangyari, off nyo lang. Off nyo lang yung Wii. Off nyo lang dito. Press and hold nyo lang. Okay? Then, mag-off din yung, yung gamepad. Then, try nyo, then gawin nyo lang ulit yung procedure na pinakita ko kanina. Okay? So, yun lang naman. Mas magigets nyo yan pag hawak nyo na yung Wii U, pag nagamit nyo na, and magiging comfortable na kaysa pag-operate ng jailbroken Wii. Ang daming apps dito, pwede kayo mag-install ng mga ibang application. Okay? Alright, so that's it for this video. Thank you and stay safe.